Yan, para meron tayong okay. Yo again, once good mo again, good morning. So we're going now to continue our discussion last week. Okay, so about interactive movies. So tapos na tayo sa paglagay ng mga button. So anyway, when we play this one, so kung ipi-play natin control test the movie. Ayan. So, palalakihan natin. So, meron na siyang animation. Ay, meron na siyang responses. So, pag i-hover natin yung button, so may lumalabas. Diba, nilagay na natin yan. Over, over ng button natin. So, over. Ayan. So, meron na. Pag i-click ko, may sound na yan. Kunwari, naririnig nyo. Pero merong click. Okay, yan. Meron na yan. So, now, ang ilalagay na natin, yung pinaka-code na niya para mag-response mismo. Halimbawa, pag-click natin tong Govilofel, may lalabas siya. Okay, so pag-click natin yung gari-gari, so lalabas yung kanyang pinaka-menu or pinaka-explanation about this button. So parang kung ano yung gustong malaman ni customer or ni user, so ibibigay natin according to these buttons. Yan. So yung menu din, so maglalagay tayo ng another buttons which is the menu here sa taas. Na kung click natin yun, babalik siya dito. So babalik siya dito sa pinakaunang part ng ating animation. Okay, so siyempre, pag sinabi nating animation, 'di ba? Automatic na pag-play natin 'yan ay magra-run 'yan. Okay. So kinakailangan i-customize natin para kailan siya magra-run, kailan hindi. So 'yun yung ating target niya. Kinakailangan natin lagyan siya ng mga code which is gagamit tayo ng action script. Okay, but before that, so saan ba natin makikita? Okay, saan ba natin makikita? Saan ba tayo magko-code? Okay, saan ba natin isusulat yung ating mga code? So kailangan buksan natin yung tinatawag nating action panel. Ayan, so saan ba natin makikita yung sinasabi natin action panel? So there are ways kung paano natin ito palabasin. Una, okay, so dito sa ating window, okay, window action, pag i-click natin yan, so ayan siya. So ito yung pinaka-action panel natin. This is where we are going to write our code or window or F9 or pwede din, okay. So habawa, punta tayo dito sa ating title, okay. Kung makita niyo itong parang ano, yung parang arrow dito sa taas. Okay, so i-maximize ano natin. So kung makikita nyo ito sa so properties niya, ito, this one. Yan. Okay, so kung makikita nyo yan, okay, yung ano na yan, so yan yung tinatawag nating, okay, so yung tinatawag nating action panel natin. So pag-click natin yan, okay, pag-click natin yun, okay, lalabas siya. Okay, yun yung action panel nitong sinelect nating layer frame 1. Okay, kasi yung code natin, depende kung saan natin siya ilalagay. So itong binuksan natin is an action panel for layer frame 1. Layer 2, which is the title, frame 1. So dito tayo nagsusulat. So kung anumang mga code yung ating ilalagay dyan. Okay, at kung titingnan natin, siyempre pag magsulat tayo ng code, may lumalabas dito sa tawag dito sa right left side. Okay. So, kung titingnan natin dito sa left side, dito natin makikita yung iba't ibang mga code in every frame in every layer. Okay, so hindi na tayo magba-browse pa sa kung saan pa kung meron kang 500 frames or 1,000 frames. So, mahirap pa hanapin 'yon. So, dito lang makikita natin within that layer, makikita natin lahat ng code na nakalagay diyan. Okay, so dito natin siya ma-explore. Okay, here in left side. So dito yung actual natin. Okay, itong kulay white na yan. So may line 1 of 1 yan, column 1 dito sa baba. Makikita natin yung panyang pinaka-details kung saan na tayo banda. Anyway, so as we go on, makikita natin kung paano natin gamitin itong ating action panel. So diyan natin sinusulat yung mga script command na ating ilalagay, which is an action script command. Okay, so tuloy na tayo. So now we are going now to prepare our timeline. So siguro hanggang 50 frames lang tayo.
Okay? So 50 frames. So isi-select natin yung sa buttons natin, isi-select natin yung frame 50. Okay? Then insert frame. Insert frame lang tayo or okay? So insert timeline frame or F5. Okay, so meaning so na-extend natin yung ating timeline from frame 1 to frame 50. So 50 frame yung tatakbuhin ng ating animation. Okay, nitong ating action script itong ating ginagawa ngayon. So same with other frames, so i-select din natin. Okay, so niyan. Then F5. Okay tayo. So F5 tayo para ma-extend natin siya. Okay? So nakuha natin, extend lang ha, hindi siya F6. Now, sabi ko nga kanina, pag nagbukas tayo ng frame, automatic magpi-play yung ating animation. Tama, mali? Hello? Diyan pa ba kayo? Wala na yata akong kausap. Pag nagbukas tayo ng animation, automatic nagpi-play yung ating animation. Tama, mali? Okay, salamat Dakara, nandiyan ka. Okay, so siyempre, pag ni-run natin yan, automatic yan, pag tinest na movie natin yan, magpi-play yan kung lalagyan natin ng dito, animation sa ating timeline. So, pero, ang gusto kasi natin dito sa ating gagawin ngayon, once na inopen ni user yung itong ating animation, hindi siya magpi-play. Bakit? Pipili kasi siya kung anong button yung gusto niyang pindutin. Okay. Para, okay, tawag dito, para malaman niya kung anong information ng bawat button na ito. So, meaning, sa bawat frame na yan, maglalagay tayo ng sinasabi nating command to stop the movie. Hindi muna siya, hindi muna siya magpi-play. Kasi mag-aantay tayo ng sinasabi nating response from the user kung anong button ang kanyang i-click. Naintindihan ba? Hello? Naintindihan? So maglalagay tayo ng stop command. Okay, thank you Dakara. Okay. Yan. So now what we're going to do is to insert additional layer, new layer sa taas din. We are going to rename it actions. Okay, so dito tayo maglalagay ng mga iba't ibang mga actions na gagawin po natin. Okay. Now, isi-select natin itong sinasabi nating frame 1. Okay? So we are going to select the first keyframe of the action layer and open the action panel. Now, so pwede natin dito na natin pindutin sa shortcut natin, click the action panel. Ayan. Then we are going now to put a command to stop the script. Okay? So to stop the action. So the command is just type stop. Okay? Then open and close parentheses, then okay, so semicolon, Ayan. So ito yung kung para mas malaki. Okay, so ito yung command niya to stop, okay? Open and close parenthesis then ganyan. So meaning sa simula pa lang was na mag-run tayo ng ating animate, hindi siya muna gagalaw. Okay. So mag-aantay siya ng sinasabi nating command from the user kung sino yung kanyang pipiliin diyan sa mga buttons na yan. So ayan yun. Bawa, nilagay mo yung stop sa frame 5. Pag play mo yung inyong movie o play mo yung animation mo, pagdating ni Redhead doon sa frame 5, mag-i-stop yun. Kasi nilagyan natin ng command na stop. Okay, naintindihan? Okay, so yan yung command to stop. So, stop lang. So, okay na yan. Then, ko-close na natin. Okay? So, mapapansin natin. Okay, so ilayo ko lang siya ha. So, doon sa frame 1 na yon, kung ating titingnan closely. Yan.
Okay? At i-view natin, bakit wala na kasi itong view? Ba't ito i-view? Ano pa siya i-view? Wala naman sa mga ano. Okay. So, yung sa school ko kasi may view dito, wala. Ito mga pen ito. So, dito o yung A, frame A, mayroon siyang letter A sa taas kung makikita nyo. Nakikita, nasusum nyo ba sa inyong ano? Kasi kung isum ko ng ganyan, hindi pa rin siya makita. Yun o, may letter A na sa taas ng frame na. Nakikita nyo ba? Hello? Opo, sir. Yan ha. So, ba't wala kasing ano to? Walang zoom in. Dito tulad nung sa school. Wait lang, baka nandito sa... Ay, wala talaga. Wala. Baka right click. Hindi rin eh. Wala din. Para ma-zoom sana. Kasi yung sa school, nasu-zoom ko, di ba? Pwede nating ilapit. So, meaning, pag nakakita na tayo ng letter A dyan, okay, so, sa first keyframe of the action layer, to indicate that it contains some code. So, in every layer, every frame na makita natin na may letter A tayo, ibig sabihin, may laman yun. May code yun. Okay? May code yun. So, at this point, pagbukas natin ng ating movie, automatically, it will stop. Okay. So, mamaya, check natin, titingnan natin. Halimbawa, tanggalin natin yung stop na yan. Pag natapos natin yung paglagay ng coda, what will happen? Okay. So, tuloy muna tayo. Yan na. So, yun na. So, nilagyan na natin ngayon siya ng stop. Now, next is we are now going to put on what we called event handler for buttons. Okay, so magki-create tayo ng sinasabi nating event handler for buttons. When we say event handlers, ay ito yung mag-handle or ito yung magiging responsible in every event na mangyayari sa ating buttons. Kasi events are occurrences that happen in our movie that animate can detect and respond to. So ito yung mga occurrences na nangyayari sa movie natin na pwedeng mag-response si animate. Example ng event. Mouse click. Mouse movement. Pag-press ng keypress. Okay, pag nag-press tayo ng any key from the keyboard o mag-press sa ating mouse, yun yung tinatawag nating event. So, yung mga hamawa, di ba sa cellphone, kuminsan pag nagka-camera tayo, kuminsan may mga settings na pag binuksan lang natin yung ating kamay, automatic, nagsishet na siya after 5 seconds or after 3 seconds. So, event din yun. Event handler ang ginagamit doon. Or yung pag-swipe ng atin sa event din yun. So, anything, okay na reaction from the user. So, dito sa ating animate, yun yung kayang recognize ni animate yung mga pag-click ng mga buttons, okay? So yun yung mga na makakapag-respond siya kung ano yung kanyang gagawin. So the first step in event handling is to create a listener. Siyempre kailangan may nakikinig doon sa event na yon. Then an event listener in Action Script look like something like this. So ganito yung magiging event listener natin na code na gagawin natin sa action script. Okay, tandaan nyo. Ayan. Okay, so, lakihan natin para ma-explain natin ng mabuti. Okay, so sobrang ano naman. Gawin nating... Paano ba natin paikutin? Paragraph. Okay. Ba't walang ano? Okay. Page setup pala. Okay. Gawin natin landscape. Okay.
So, yan, para medyo mahaba. So, malakihan natin. Ayan. So, this is the formula for event listener. Ayan. So, the actual method or the actual command or method is add event listener. So, ito yon. Add event listener. So, ito lang siya. So, ang pinaka-actual, actually, ang pinaka-actual talaga dyan na isusulat natin ay, okay, so ay ganito. Okay, add event listener. Okay, so yun nga lang, may mga dagdag na, sabi ko nga kahapon, di ba? Pwede tayo magdagdag before dyan, pwede tayo maglagay dito yan. Okay, so the other words are placeholder for objects and parameters for your situation. Where to listen is the object where the event occurs. So ito yon. Itong where to listen. So tandaan yun, itong first part na where to listen. Okay? Ayan. Okay, sabihin natin, lagyan natin lang kulay. Yang kulay light blue na yan. Okay? Yan yung parameter, pinaka-placeholder for object na kung saan, okay, where the event occurs. Okay, saan ba mangyayari yung event na yon? So usually simply sa button kasi yun ang ating gagawin, buttons kasi ang ating ginagawa. So doon yon. Then susunod, yung what event, ito yon, yung what event. Okay. So anong klaseng event ba daw yung mangyayari? Okay. So what event is the specific kind of event such as mouse click? Yon, ano ba? Mouse click, mouse click pala, okay? Okay, or sinasabi nating right click ba yan or left click? Pero actually, usually mouse click lang yung anong nagagamit natin dyan. Then, response to the event. Ayan. Okay? So, kulayan natin ng dilaw. So, response to the event. What will be the response of animate once na clinic mo or nangyari itong dalawa? Okay. So, if you want to listen for a mouse click over the button called button 1, okay, the response is to trigger the function called show image 1. So, sabihin natin na where to listen, button 1. Okay, di ba? Kaya nga, pinangalanan natin yung mga buttons natin. Okay? So, papangalan natin yung mga buttons natin specifically para alam ni Adobe Animate kung saan siya makikinig. Okay, means hindi advisable na ang gagawin natin, ilalagay natin dito ay per frame. Although pwede naman, makikinig siya sa frame 1, frame 2, frame 3, ganyan. Pero may magiging problema tayo kung minsan once na nag-adjust tayo ng frame. Kasi kung naka-frame 10 yan, tapos nag-add tayo ng another frame between 5 and 6, yung frame 10 mo dati, hindi na frame 10 yon. Magiging frame 11 na yon kasi nagdagdag ka ng isa. Pero ang kanyang pakikinggan pa rin ay nasa frame 10 pa din. Okay, pero kung gagamit tayo ng specific name, okay, where to listen, is kahit saang frame mapunta, okay, yung button na yon, I mean yung object na gusto natin makinig sa kanya, walang problema. Kasi nga, hindi naman nababago ang pangalan niya kahit magpalipat-lipat pa siya ng frame. Okay, so what event? Sabihin natin, pag-click ng ating mouse, at ano yung magiging response, okay, lalabas ang isang image. So, ganun yung gagawin natin dito sa image 1. Pag nag-click si user, may lalabas na image. So, our code will be like this. Okay, so, ganito yung magiging code natin ayon dun sa binigay kong paliwanag. Okay, so ito yung magiging code natin. Magiging ganyan. So, where to listen? So, ito yon, button. So, yan yun siya. Yun yung equivalent niya. Okay? Then, ano yung klaseng event? Mouse event. Click. Yan na. So, in-specify niya, event ng mouse tapos click. Okay? So, yon. So, yan yung kanyang ano. Then, ano yung magiging response to the event? Show image 1. Yun daw yun ang magiging response sa event. Okay, now, the next tawag dito, the next thing, okay, na gagawin natin is to add what we called, okay, so a function
that will respond to the event. So in this case, the function was called show image 1. Okay. So ito kasi yung magiging response na natin. So gagawa natin ito na ngayon ng ating sinasabi nating command or sinasabi nating function. Pinaliwanag ko na sa inyo nakaraan kung ano yung ibig sabihin ng function. It is a simply group of bands of action together that you can then trigger that function by referring to its name, di ba? So marami tayong ginagawang mga tulad yung greetings. So hello, how are you? Marami siyang command. Now once tinawag natin yung si greetings, mag-i-execute yung hello, how are you? How are you today? Kasi yun yung function name noong mga action na yun. Okay? So dito para makagawa tayo ng function, so this will be our command. So ita-type lang natin Okay? So function, laki na lang natin. So ito siya. Okay. So function show image 1, which is that is the name of our function. Okay, so ito yung pinakatawag dito, pangalan ng function natin, yung show image 1. Then anong gagawin? My event, mouse event. Okay, so dito sa mouse event, so every time, okay, na mag-trigger o tawag dito, magkaroon ng mouse event, which is click, kasi ito yung naka-specify dito, ha, mouse event na click, okay, magti-trigger itong function na ito at mag-show ng magti-trigger itong show image 1 na function. Naintindihan yung logic? Hello? Ulitin ko. Una, gagawa ka muna ng event handler for buttons natin. Siyempre, buttons yung gagawin natin. So, ito yung formula ng event handler natin. Una, yung kulay blue is where to listen. Ipo-point mo kung saan siya makikinig na event. Yung green, what kind of event. Kasi ito yung original natin ito yung original natin na add event listener. So, dinadagdagan lang natin ng mga correspond, code. Para makompleto yung event listener na yan. Then, anong event? Ano yung magiging response mo dun sa event? Once na nangyari itong event na ito. So, ito yung kompleto. Where to listen? Dito sa button 1 natin. So, may specific name na button 1 yan. Okay? Then, at event listener, then mouse. Anong klaseng event daw? Mouse event. Hindi keyboard event o any kind of part of the, ano, so but mouse event click, kasi nare-recognize naman, alam naman ni animate kung mouse o keyboard yung ginagamit mo. So mouse event, anong klaseng event ba daw sa mouse? Click. Then after na mamangyari itong ganito, ang mouse event, magsushow yung image 1. Okay, magti-trigger itong image 1 na yan. So, ano itong image 1 na ito? Ito yung function na gagawin natin. So, gagawan mo ngayon ng function that name image 1. Okay, so ano yan? So, pag na-trigger yung image 1, so ito ro yung mangyari. Itong function na image 1, kung ano man ilalagay natin dyan, yun yung lalabas. Okay, so now, i-apply na natin sa ating tawag dito, sa ating code. Okay, so punta tayo. Dito balik dito pa rin tayo sa action 1 sa frame 1. Okay. So next line tayo, enter. So ayon dito sa ating dito sa ating formula. So ito yung titingnan natin, ha. Okay? So unahin natin yung first button. Okay, first button. Wait. Okay, first button natin. So ano yung sa formula natin, sa first ano nating command, maglalagay tayo ng event handlers kasi ito yung purpose natin. Every button, okay, pag click nila may lalabas tulad yung sa example kanina, sa example natin, di ba? Okay, so
i-open natin yung example natin. Okay, sa download. Para maintindihan ng baka yung iba kasi hindi alam ang pinagagawa natin, hindi pa nakita yung end result natin. So, i-close ko muna yan. So, ito yung end natin. So, tingnan nyo yung ano ha, para masundan natin. Kasi ito yung gagawin natin. Pag itetest natin yung movie, ganito. Pag click ko itong button 1, itong first button, click, may lalabas na picture. Tama? Then, main menu. Pag nag-main menu tayo, close, balik siya sa ganyang itsura. Pag click ko si Gary, lumalabas yan. Main menu uli. Ayan. So, yan yung gagawin natin. Pag nag-click si user sa button na yan, may lalabas na picture. Yun lang muna tayo. Doon lang muna sa may lalabas na picture. Huwag muna natin lagyan ng tugtog. Huwag muna natin lagyan ng movie or whatever. So, pwede naman ganon. Pero, simpleng animation lang muna. Response muna lang ating gagawin. So, balik tayo sa ating working ano. So, dito tayo sa button na ito. Okay, balik tayo sa action 1. First frame, then add tayo. Okay, saan daw makikinig? Ano yung pangalan ng button na 'yon? Okay? So siyempre, ilalagay natin, okay? Ang button na 'yon, ang pangalan nun ay, okay? Gabriel_Lofel_button. So hindi natin lalagyan ng button 1 kasi wala naman tayong pangalan ng button 1. So kung titingnan natin dito sa library, ito 'yan. Okay, yung ating mga restaurant button. Yan, ito yun. O, yan, may pangalan siya. Okay. So, buttons. Okay, yan. So, ito yung ating buttons na yan. So, kung i-click natin. Okay, balik tayo sa buttons natin. Okay. So, pag i-click natin yan, itong button na yan, ito yung pangalan niya. Ha? So, wag dapat kayo malito. Nandoon yung pangalan niya. Okay. So, where to listen? Okay. So, yun yung una nating sinagot. Where to listen? Okay, sa Gabriel Lofel button. Then, add event listener. Okay, that event listener. Copy na lang natin yan. Control-C. Okay. Yan. That add event listener. Then, open and close parenthesis tayo, di ba? Okay. So, anong event bang gagawin natin? Mouse click. Okay. So, lagay natin. Mouse event pala, I mean. Mouse event. Anong klaseng event? Okay, click. Yan, comma. Okay. Then, anong lalabas? So, may lalabas na picture. Okay. So, hanapin natin yung pangalan ng picture na ipapalabas natin dito sa ating library. Kasi meron na tayo ditong picture. Okay. So, sa bitmaps tayo. Bitmaps. Bitmaps ba? Okay. Restaurant content. Ito. Okay. So, ang magiging event niya. Okay. So, restaurant. Ay, sorry. Hanapin natin yung ano niya. Hindi ito. Ano? Okay. Restaurant. Imported. Ang hanapin natin yung back ano natin. Bitmaps. So ano ba yung lalabas na pick? Wait lang. Masyado kong pinaliit yung ano. Hindi pala natin makita. Okay. Wait. Check natin ano bang picture yung lalabas. Okay. Pag-click natin yan. Test muna natin. Tandaan natin kung yung una. Ayan. So, ito yung picture na lalabas. Gabriel Lofel. Okay. So, ayan. Okay. So, ilagay natin. Okay. So, restaurant 1. Restaurant 1 muna tayo para ano. Okay. Restaurant 1.
Then close. And okay, so semicolon. So the listener will listen for a mouse click, then lalabas yung tinatawag natin function name natin na restauran1. Okay, kasi gagawa tayo ng sinasabi nating function. So ito yung function name natin. So yung ating ilalabas diyan na picture ay ito. Ayan, yung Google, yung sa restaurant content natin. Yung iyan, kung nakikita nyo sa screen. So yun yung ipapalabas natin ngayon. Okay. Now, so matitrigger yung ating ang function na restaurant 1. Okay. Now, ang gusto nating gawin ngayon, okay? So, gagawa tayo ng function na restaurant 1. Kasi siyempre, wala pa tayong restaurant 1 na function eh. Okay, so event listener pa lang nagagawa natin. So to do that, so type function. Okay, function. Then anong pangalan ng function natin? So ito 'yon. Okay, kopyahin na lang natin 'yan, copy. So 'yun yung name ng ating function ng function din. So saan siya, anong kailan siya magti-trigger? During the event. Okay, ano yung event niya? Mouse event. Okay, so mouse okay, event. So ito 'yon. Mouse event. Ayan. So mouse event. Okay, ba't huwag tayo mag-import. Gagawa tayo ng sarili natin, sorry. Nag-import siya. So mouse event, hindi pala rin i-click 'yon kasi gagawa 'yon ng ano? O nga, motion nga. Kaya pala iba. Okay, gagawa tayo na sarili na ano natin. Mouse event. Sandali lang. Kaya pala, wala akong salamin. Okay. Kaya pala malabo. Okay, mouse event. Then, ano yung, ano niya? Okay, then close. Okay, so after that, so, dagdagan natin. Okay, so, mouse event, okay, close natin. So after that, okay, so void, then okay, yung curly bracket, okay, so curly bracket, dadagdag tayo ng command na go to and stop. Mamaya explain ko na lang ito. Go to and stop, sabihin natin frame 10. Okay, so meaning, okay. So pupunta siya at mag-i-stop siya sa frame 10. So 'yan yung pinaka laman ng ating tawag dito ng ating event, then i-close natin si curly bracket. 'Yan. Okay? So yung word na keyword atong keyword na void, so ang tawag natin dito keyword, kaya nagdagdag tayo ng word na void. It refers to the data type that is returning by the function. So ito yung data type na magre-return or lalabas nito sa function na ito. Okay, now once na trigger natin itong tawag dito function na yan, may i-return siya. So return by the function and means that nothing is returned. So sometimes after function are executed, they return a data such as doing some calculation and returning an answer. Okay, so dito wala. Ang gagawin lang niya dito, pupunta siya sa frame 10. So nag-add tayo ng another script. Okay, so providing a pop-up minus listing code option. Ito yun sa go to and stop 10. So now, okay, the function natin na restaurant 1 contains instruction, may instruction siya na go to frame 10 and stop. Okay, so tapos na yung code natin for ating for our first button. Diba? So pag click mo daw si Gabriel lapel button on your mouse click, magti-trigger si restaurant 1 na function. At itong restaurant 1 na function, once na narinig niya or nag-trigger siya, automatic pupunta siya sa frame 10. Okay, so yung frame 10 ang mag-play. Okay, so
There are different kind of mouse event, okay, na mayroon po tayo. So the event happens when the user presses and release the mouse button. So yun yung kanyang ano, mga event natin sa mouse. So may mga ibang example tayo na mga event tulad ng mayroon pa tayong tinatawag na, ba't parang alayo? Ba't, kaya pala. So mayroon tayong, wait. So mayroon tayong tinatawag na mouse event click. So ito yung ating una ngayon, yung mouse event click. So mayroon rin tayong mouse event, mouse move. So pag na, basta mag-move lang yung mouse, yun na yun. Okay? Meron din tayong sinasabi nating mouse down. Okay, enter. Ayan. So meron din tayong tinatawag na mouse up. Ayan. Yung mga ano natin, yung mga mouse event natin. Meron ding mouse over. Okay, yung pag nag-hover lang yung mouse natin within the object. Okay, or mouse out. Pag nawala na yung mouse sa pag-hover niya, another event, pwede natin gawin yun. So, yan yung mga ano, yan yung mga mouse event. So, you can check out an animate health files, okay, para makita nyo yung mga iba pang available events sa ating mga buttons. Yan. So, yan yung mga example natin. So, now on the next line, okay, sa ano na tayo dyan sa event, okay? So, magdadagdag tayo ng additional code for the remaining 3 buttons. Okay. So, pwede na natin pwede nating i-copy paste ito itong lines 2 to line 2 hanggang 5. So, papalitan lang natin yung name ng button, name ng function at destination frame. Okay. So, kung saang frame ba siya pupunta. Okay. So, gagawin natin isa-isa. Okay, next, sa gari-gari button tayo. So, i-copy lang natin ito. So, yun lang naman ang i-copy natin. Name of the button, name of the function, at kung saan siya na frame pupunta. So, parang hindi na tayo mahirapan. Okay, copy. Okay, control C. Then, enter natin. Okay, paste. Ayan. So, itong sa halip na Gabel Lofel button. Okay. So, palitan natin siya ng... Okay. So, ano yung pangalan ng susunod na button natin? Okay. So, Gary. Eh, ba't doon? Wait lang. So, okay. Diyan. So, wait lang. Laki natin. Gary. Gary underscore BTN button. So, check natin kung pwede nating lakihan ito. Wait lang ha. Find ito eh. Pinning natin. Pwede bang lakihan siya? Parang hindi kasi. Ito kasi pang-ayos lang ito. Okay. Ito find, hindi naman 'yan. Ito hindi naman 'yan. Okay, hindi naman ito pin. Okay, check natin, hindi kasi makita ano. Sa preferences tayo pumunta. Ayun, may preferences naman kasi si animate. Ayun. Code editor, ayan. Sabi nang pwede naman. Sabi nang pwede. Okay. Ba't ayaw lumabas? At naghang. Ah, huwag na namang mag-ano. Diyos ko. Sandali. I-save muna natin. Diyos ko. Mga madisgrasya. Uulit tayo. Okay. Code editor. Ayan. Nakaten lang siya. Lagyan na. Sabi natin 22. Check natin na huwag kang mag-crash kasi hindi kita crash.
Sobra naman. Okay na. Kita na? Ayan. Okay. So I think yan naman talaga yung pinaka tama, nasa maximum na tayo. Ayan. Okay. So ito yung code natin for Gabello Fell button. The next Gary button tayo, event listener. Siyempre hindi na siya restaurant 1, restaurant 2 na siya. Then dito restaurant 2 din. Then sa go to stop, hindi na sa frame 10 kasi may nagmamay-ari na diyan. Hindi na pwedeng angkinin ng iba kung may nagmamay-ari na. Okay, gawin na nating 20. Okay. Ayan na. So, yun yun. So, palagi nyo i-check kung may nagmamay-ari na doon. Huwag nyo nang angkinin pa. Diyos ko naman. So, maghanap ng iba. So, frame 20 ka na dapat. Okay. So, hindi rin pwedeng restaurant 1 pa din siya kasi may nagmamay-ari na din yung unang-una. So, magkakagulo lang kayo yan. So, hindi magpa-function ng ayos yan. So, dapat may kanya-kanya talaga. Naintindihan? Hello? Yan. So, tandaan mo Dakara, ha? Pag may nagmamay-ari ng iba, huwag na angkinin. Okay, copy. Sigagawa tayo ng pangatlo naman. Okay. So, ito naman ay pagmamay-ari ni El Piato. Ang mga pangalan nito. Saan ito nakuha itong mga pangalan nito? Si El Piato Button. Yun yung pangatlo. Mga friends yata ito eh. Okay, siyempre restaurant 3 na siya. May nagmamay-ari na ng 2, 3 na siya. Di ba? Parang andali lang. Then dito, 30 na. 30. Oh, di ba? Ayan. So then, punta na tayo sa next. Okay, which is the Periplotters button. Make it sure lang na yung sinulat nyo ditong button name ay same with the button name na mayroon kayo sa actual ninyong button. Okay. Kasi kung magkaiba ng spelling yan, okay, hindi pwede, hindi yun niya mahahanap. Diba? So, ganun yun. So, dapat yun talaga. So, make it sure na nasa tamang, make it sure na tamang spelling yung pinagta-type natin. Ayan. Then, mouse event, click restaurant 4. 4 na tayo. Then dito rin, so yung function name will be the restaurant 4. Void go to stop 40. So meron tayo. Frame 10, 20, 30, and 40. So kung titingnan natin yung action script niya, parang it's like another programming language. Usually, pinakamalapit sa kanya ay Python. Kung hindi ako, para siguro pinaka-base nito, talagang Python ang pinag-base nitong gumawa nito. It's a very picky and a single misplaced period can cause your entire project crash. So, yun yung ano. So, magkamali lang kayo dyan ng period. So, patulad ng ibang mga, usually, mga programming language, hindi siya magpa-function ng tama. Okay? Hindi siya magpa-function ng tama. Sa una lang talaga madali. Pero maganda mamaya, may kita natin yung result. So, di ba? So, dapat talaga, alam natin kung ano yung tamang syntax natin dyan. Tamang placement. Di ba? Kasi kung talaga pag nasa maling ano kayo, eh, magulo talaga ang buhay. So, kaya dapat, para hindi maging magulo yung magiging code nyo, okay, tamang ano talaga, tamang paglagay ng mga code po natin. So, laging tandaan mo yung Dakara, ha? Okay. Ayan. So, kung titingnan natin, may mga, siyempre, may mga hint rin tayo. Diba? May mga kulay-kulay yan. Nagko-color blue. So, ibig sabihin, pag hindi nag-color blue yan, okay, so, hindi yan para dyan. Ibig sabihin, may mali. Diba? So, may mga color coding tayo sa mga na makikita natin. Diba? Yung void, ibig sabihin, ito ay keyword. Kulay red siya. Parang dark red. Okay, di ba? Pag itong sa color blue na ito at yung tinype nyo hindi ng color blue at ang akin ay color blue kung nung tinitingnan nyo sa reference, may mali. So, kahit sa
kahit sa coding mapa, HTML man, next year, HTML, ano kayo eh, sa coding na kayo ng ano eh. So, pag umiba ng kulay at hindi talaga yung expected mo na kulay, ibig sabihin may mali yun doon. Ayan. So, there are what we call action script for timeline navigation. Pag sinabi nating timeline navigation, yung pag-navigate ni Redhead doon sa, ni Playhead natin, yung pinaka-redhead natin doon sa ating timeline. Isa pa lang ang ginagamit natin ito. Itong ibig sabihin, ito yung go to and stop na timeline navigation script. Kasi, sabi dyan, pumunta ka sa frame na ito, which is in-specify natin, frame 10. Tama? Okay. So, here are the example of some what we call action script command for timeline navigation. Okay, so, ito yon. Ganito ito pang layo ng takbo niya. Ayan. Okay. Bakit ganun? So, kaya pala. So, enter. Wala na. Ayan. So, here are the examples. So, para may idea kayo. So, ito yung mga example natin ng mga ano. Okay. Go to, ito muna yung stop. Yung una yung una ginamit natin. Mayroon ding play. Go to and stop. Frame number or frame level. So, pwede tayong gumamit ng frame level or frame number. Go to and play. Ibig sabihin, go to, tapos ipi-play mo yon. Ayan. Ayan. Okay. So, ang ginamit pa lang natin ay go to and stop. Kasi hindi naman magpi-play. Pupunta lang siya doon at stop kasi magpapakita lang siya ng image. Walang ipi-play. Okay? Hindi dapat siya aalis doon sa frame 10. Tama na? Bakit hindi go to and play ang ginamit natin? Go to stop kasi mag-i-stop lang dapat siya doon at i-show lang niya kung ano yung laman ng frame 10. Nagigets ba natin? Hello? Ha? Yun yun na. Kaya may go to and play. Anyway, pag magagamit mo ditong go to and play, kung gusto mo na pagdating sa frame 10, magpi-play siya hanggang frame 15. Tapos lagyan mo na lang ng stop na command doon sa frame 15 para hindi magtuloy-tuloy sa mga remaining 5th frame. Kasi nga, ano nga natin sa animation, nagpi-play ng automatic yan pag wala tayong pang stop sa kanya. Diba, ganoon naman ang nakikita natin eh. Pinapaulit-ulit nga natin yan eh. So, yun nga lang ngayon, kukontroloy na natin kasi nga, may mga navigation command tayong gagawin. So, may mga choices na gagawin kasi si user. Then, mayroon ding next frame at mayroon ding previous frame. So, those are some examples of time navigation, a timeline navigation command ni Action Script. Okay? So, be sure to include the curly bracket, okay, for its function so that the code won't, or the code won't work. So, tandaan nyo, sa bawat function natin ay mayroon tayong tinatawag na curly bracket. Ayan, ito yan, oh. Okay, yan. So, nakapasok siya doon. Itong ating tinatawag na timeline navigation. So, ito yung curly bracket natin. So, pag wala yan, hindi magpa-function itong go to and stop na yan. Okay? Naintindihan? Naintindihan ba? Okay, so, tingnan natin ha. So, halimbawa magdadagdag tayo ng another curly bracket dito. Nagkulay pula. Diba? So, try lang natin. Okay? So, para maano natin compile yung error natin. So, iti-test natin yung movie natin. So, control, test. Okay. May lumabas na compiler error. Ayan. So, meaning, scene 1, layer action, frame 1, line 21, column 1, syntax error, extra character found after end of program. Nakita niya yung nilagay nating curly bracket. Saan daw? Frame 1, line 21. So, kung nga babalik tayo dito, check nyo yung matama, oh. Line 21, frame, column 1. So, first column yan siya. Okay.
Sa sin 1, yung pangalan ng sin natin, sin 1 nandito. Anong klaseng error daw? Syntax error, extra character found after the end of the problem. So, madali tayo, madali na naman natin hanapin yung error dito. Basta alam natin kung anong klaseng error yon. Sinasabi naman niya. So, extra character daw yung nakita natin dyan. Okay? So, ayan. So, yun yung tinatawag nating check ng ating error. So, since nalapula siya, alien yan siya. So, extra character after the program close. So, i-delete dapat natin siya. Okay? So, naintindihan na? Hello? May tanong ba tayo sa ano natin? So, magpi-play na kaya itong function natin? Sa tingin niyo, magpi-play na ba? Kompleto na ba yung nilagay natin? Okay, magpi-play. Kaso nga lang, ang problema, pag pumunta ba sa frame 10, may makikita na ba? May nilagay na ba tayo? Wala pa. So, wala pa. So, kinakailangan itong frame 10, frame 20, frame 30, at frame 40, lagyan na natin ng laman. Lagyan natin ng laman para may pakinabang naman yung pagpunta niya doon. Diyos ko naman. Di ba? Pinapunta-punta mo tapos wala ka din pala. Kawawa naman yung tao. So, lalagyan natin ng laman yan. Okay. So, yan ha. Sa frame 10, frame 20, frame 30 at frame 40. Relate na relate talaga. Tama naman ako, di ba? Di ba pupuntahin natin sa frame 10? Wala naman siya doon. Anong gagawin niya doon? Di ba? So, tama mali. Di tama naman. No? Sa frame 20, wala pa tayong nilagay. Anong gagawin niya doon? Diyos ko naman, pinapunta-punta, wala naman pala. Okay, tandaan niyo, frame 10, 20, 30, 40. Okay, close na natin muna ito. So, at least naiintindihan niyo mabuti pag mga ganyan talaga mga example. Diyos ko, boy, na alam talaga. Okay, so maglalagay tayo ng another, tawag dito, another layer. So, ilagay natin sa taas ni button. Okay, so content. Ito yung mga ilalagay natin doon sa frame 10, 20, 30, ay 40. Para may pakinabang yung pagpunta niya. Yan. Okay? So, yan. Unahin natin sa frame 10. So, make it sure na frame 11 yan. Yan, frame 10. Okay? So, punta tayo sa frame 10, then insert. Okay? Insert tayo ng keyframe. Siyempre keyframe kasi meron event na mangyayari. F6. Ayan. So, punta tayo sa frame 20. Tama ba? 20 na ba yan? Okay, tama. F6. Frame 30. So, make it sure ya 31 yan. Yan ang 30. F6. And frame 40. Ayan. F6. So, meron na tayong apat na empty keyframe sa bawat sa content layer natin. Okay, unahin natin si frame 10. Okay, at idadrag natin itong kinakailangan nating makita. So, ibig sabihin, pagpunta dyan, ay yan ang lalabas nasa kanya. Okay, so drag lang natin dito. Ayan. So, sa ating position niya. Okay. Sa position, lagyan natin yung X ng 60 and the Y will be 150 para pare-pareho tayo. Okay, tandaan nyo yung ganyang positioning ha, 60, 150 kasi dapat lahat ng i-insert natin dyan yung frame 20, 30, 40, 60, 150 din. Okay, para parang pag-click parang nagpapalit-palit lang, hindi nag-iiba-ibang position. Okay, so tawag dito, so ganun dapat. Ha? Okay, then frame 20. Okay, so yung gari-gari naman. Okay, drag lang natin dyan. Huwag nyong nang alalahanin kung saan yung maibagsak kasi babaguhin din naman natin yung kanyang positioning and 150. Enter. Ayan. Then frame 30. Okay, the El Piatto. Drag lang natin dyan. Then 60.
Okay, dapat pare-pare yung positioning niyo diyan para maganda tingnan. 150. Okay? Okay, then the frame 40. No, frame 40. Okay, tama. Okay. This one. Okay. Then 60. Then 150. Ayan. So, mayroon ng laman ngayon. Okay, now, so, ang gagawin natin ngayon ay tawag dito. Yung tulad ng sinabi ko nga kanina. Magkakaroon tayo ng problema pag halimbawa, nag-insert tayo ng new layer dito. Okay? Dito, okay lang siya. Halimbawa, ganito. Nag-play tayo. Control, test the movie. Ayan. So, nag-continuous ng play. O, di ba? Yan ang sabi ko. Doon nagtuloy-tuloy na ngayon yan. Pag sa 10, tuloy-tuloy na. Hindi na tumigil. Okay. Kasi hindi pa tayo tapos. So, cool. Ibig sabihin yan, nagtuloy-tuloy. So, paano natin mapatigil yan? Diba? So, nagtuloy-tuloy na siya. So, mamaya, ituloy natin. So, ibig sabihin, hindi pa kompleto yung ating code. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng label itong bawat frame na ito. Kasi nga, ang magiging problema natin dyan ay, pag nagdagdag tayo ng another, nadagdagan dyan natin ng another frame, hindi na siya frame 11, ay frame 10. Magiging frame 11 na siya. Pero, kung lalagyan natin siya ng label name, kahit saan mapunta yan, itong keyframe na yan, yun ang kanyang dadalhin, yung label name niya. Kaya it is advisable na lagyan natin ng label yung frame mismo. So, ang gagawin natin yung frame 10, gawin natin level 1. Okay, level 1. 1. Okay? Yung frame 20. Okay? So, gagawin natin ng level 2. So, makikita natin within the tawag dito sa ating pinaka layer, so lumalabas yung kanilang pangalan. Okay? So nakikita nyo? Wait lang. Yan. Wait lang. Yan. Then next, lagyan natin ng level ito, level 3 and level 4. So nandito lang sa properties sa yung label name niya. Now, balik tayo sa code natin. Okay? So doon sa action script natin, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Ang utos kasi natin dito, go to frame 10. Now, hindi na frame 10 yon. Ang gagamitin na natin, papalitan na natin ngayon ng level 1. Tama? Kasi kung frame 10, pag nagbago-bago yon, may posibilidad, wala nang laman yun si frame 10 pag nagdagdag tayo ng another frame. So, papalitan na natin, i-specify na natin ngayon. Siya dapat ay level 1 na. Okay? Itong 20, yan na yung ating level 2. Itong 30, ito na yung ating level 3. At itong 40, ito na yung ating level 4. Okay, so ayan na. So, na-specify na natin, okay, kung ano yung mga tawag dito, kung ano yung mga tamang level niya. So, yan, nagpula na siya. Ibig sabihin, na-hit na natin yung tamang level na yan. Okay. So, check natin uli kung anong-ano natin. Parang may ano. Ay, madrag. Ayan. Okay. So, level 1, level 2. Ba't hindi na ganun ang kulay? So, since na parang tama, may mali tayo. Kasi nga pala, yung level natin ay string na siya, hindi na siya number.
Okay, ang rules kasi dito, pag string, pag sinabi natin string, ito yung mga alphabet, ito yung pangalan, ano talaga, words. Can be words, sentence, phrases. Kasi ang data type natin dito, so meron tayong iba't ibang data type. Meron tayong string, which is yung alphabet. Kahit yung alphabet, ipaghalo yung ating yung alphabet and the numbers, string pa din yung pagpinaghalo. Pero kung number lang pure, so it can be integers or float. Pag float kasi yun yung may 10.1, yun yun. So pag string, so tingnan nyo ha, it must be enclosed in close and open parenthesis. Ayan, yan yung tama natin. Ayan, nag-green na siya. So yan, kaya nalimutan ko kanina, string na nga pala siya. So pag nag-string, hindi yan mababasa kasi niya. Kasi ang basa ni interpreter dyan, pag, wala, pag hindi natin in-enclose sa kanya, ang basa niya dyan ay integer, end. Kaso nga lang, walang end na ganun. So, lagyan natin ng ganyan. Kaya pala hindi siya nagbago ng kulay. Python talaga to. Kasi ganito sa Python. Okay, so ayan. So, level 1, level 2, hanggang level 4. So, now the action script code now directs the playhead to a particular frame level instead of particular frame number. Yun na? So, kinakailangan ma-ano natin siya sa, ma-surround natin siya daw sa double quote. Yan. So, ititest natin to, try natin yung ating movie kung okay na siya. Okay. So, control. Okay, test the movie. Okay. So, mayroon tayong error. Scene 1, layer, actions, frame 1, line 4, column 2. Ano daw yun? Column 2, undefined method, go to and stop. Mali, may mali tayo sa go to and ayun. Mali. Kaya hindi nag-stop. So, check natin yung ating code. Ayun ba yung mga ano? Okay. So, frame 1 to line 4 go to ayon. So, it must be capital letter. Ayon, kaya nagbago na. Kaya pala, hindi siya nagbago. Capital S dapat siya. Yan na, yan. Try natin kung meron pa rin ano. So, ito lang yung kagandahan sa kanya sa compiler natin. Meron siyang checking of errors at ina-identify niya kung ano yung error. So, yun lang yung kagandahan dito. Okay, then ulit, control, test the movie. Kaya pala hindi nag-stop kanina. Kasi nga, yung command natin to stop, wala. So, yun na, Gabilo fell. Ayan. Lumabas na. So, ang problema natin, paano bumalik sa dati? Okay, wala. Hindi tayo makakabalik sa dati kasi wala pa tayong home button. Okay, ibig sabihin ng home button, babalik siya doon sa pinaka-frame 1, pinaka-original state niya, which is this one. Okay. So, magdadagdag tayo ngayon ng home button ngayon. Okay. So, i-create na tayo ng ano. So, ano lang natin. Punta tayo sa pinaka-tawag dito. Button layer. Ayan. Okay. Then, idadrag natin yung ating button which is the menu. Ay, a home button, meron na tayo ditong gawa. Okay, nasaan na yun? Ito, main menu. Okay, ito. So, may gawa na yan. So, itadrag lang natin yan, ilagay natin dito. Yan, patapos na tayo. So, ito na lang ang kulang natin. Nagpi-play na siya. Sabi natin, dyan na siguro yan. Okay. Then, so balik lalagyan natin siya ng sinasabi nating event listener. Meaning once na clinic natin si main menu, babalik siya sa ganito. Sa ganitong state. Okay? So ayun yung anuhin natin, yun yung anong gagawin natin. So punta tayo kay action uli sa frame 1 kay action.
Then i-click natin si main menu kasi yun yung lalagyan natin ng yan. Button. Okay? Then window. Wait lang. Okay, punta tayo kay window. Okay? Then code snippets. Okay, so may mga gawang code na kasi tayo dito. Na yun ang ating i-apply. Okay, ayan na, para hindi na tayo mahirapan. So, sabi ko nga, 'di ba, may mga predefined code na tayo dito. Okay? Then punta tayo sa timeline navigation. Okay, action script tayo, hindi tayo HTML5 canvas. Okay, timeline navigation. Ayan. So punta tayo sa click and go to the frame and stop. So ayan, diyan tayo. Okay. So double click natin to, click and go to frame and stop. Stop tayo. Anong pinindot sa window code snippets? So, window code snippets. Ito to. Or, pag nakaganito kayo, ay nasa na yung ating action. Okay. So, halimbawa, button 1, ayan, ganyan, dyan tayo. Ito yon. Ayan. Okay. So, action ulit tayo. Frame 1, then main menu. Select natin si main menu. Then, window code. Check natin, ah. Yan. Code snippets. Action script, not HTML, not WebGL. Then, timeline navigation. Double click the go to frame and stop. So, may warning tayo. The selected symbol requires an instant name. So, Animate will create an instant name before applying the code sample. Okay? So, mayroon daw, kailangan may instance name na kung kanino niya i-apply. So, i-okay lang natin. Ay, wait lang. Yes, yes, click okay. Then, meron na tayong tinatawag dito. May automatic na lalabas na instant. Close natin ito. Okay. So, instant name is what we called button 1. Okay, button 1. So, pag i-click natin si main menu, ano yon? So, button 1 pero sa atin button 7. Nag-automatic siya na nagkaroon ng pangalan. So, hindi yung pare-pareho ha, kasi kung minsan baka sa inyo button na ganito. So, basta magbibigay siya ng automatic button name, which is the main menu, pinangalanan niya ng button 7 dito sa akin nung ginawa ko. Okay. So, ayan na. Then, so, ang gagawin natin ngayon, okay, so, punta tayo sa pinaka-tawag dito, sa a code natin. Okay, so, ito yon button 7. So, ang gagawin natin, pag i-click natin, si button 7, pupunta siya saan? Anong frame? Hello? Anong frame? Ang nakalagay dito, frame 5, which is mali. Kasi ang ating starting frame is frame 1. Okay, so meaning, pag pindot natin kay not level 1, ang level 1 ay ano yon? Frame ano yon? Yung frame 10 natin. Pupunta siya sa frame 1, first frame. Okay, sa first frame natin. Kasi yun yung starting frame natin eh. Okay, frame 1. Kasi kung titingnan nyo, okay, close natin yan. Pag frame 1 yan, pag frame 5 kanina, ito yon. Eh pag frame 10, yan yung lalabas. Pag frame 10 or level 1. So pupuntahin natin siya sa frame 1. Ito. Yan. So dyan siya dapat punta. Okay? Naintindihan?
So yun, nag-add, automatic na nag-add. Ito tingnan nyo, automatic siya na nag-add. Okay, so kanina kasi manual tayong gumawa, pero pwede naman pala may automatic din na mag-add siya. Okay, so ganun yun. So, ayan. So, meron tayo ditong tawag dito. Meron tayong comment dito. So, ganito yung comment niya. Talagang ano to? Ayan, yun yung comment niya. Okay. So, yun yun ha. So, we can create our own snippets. Okay, dun sa ano. May mga repeated snippets tayo na ginagawa. Pwede nating mag-create tayo ng sarili natin. Okay, so, yun. Or we can also share it. Yung ating sariling snippets. Now, ipi-play na natin yung ating movie kung okay na siya. So, save muna natin. Baka madisgrasya. Okay. Mahirap na. Okay. Mahirap na mawala yung pinagpaguran mo matapos ang lahat. Diba? Nakakaiyak yun. Diba, ma, diba Dakara? Matapos ang lahat, diba? Parang wala rin lang pala. Ayan. Okay. I-play na natin. Yung pinagagawa natin kung okay ba talaga. Okay, ayan. Okay, click natin. Wow, lumabas. May sound yan na. Balik tayo sa main menu. Ayan, o, di ba? O, yan na, tapos na. Main menu. O, yan lang. Ayan. Ba't ba nag-automatic yung code? May mga pre-code na kasi dito sa snippets. Kanina kasi ang ginawa lang natin, manual. Pero actually, pwedeng automatic. Okay, tapos i-ano mo na lang, ipapalitan mo na lang yung mga destination. Okay, yung mga ibang ano doon, papalitan mo na lang. So, tulad nito, diba? Ito kasi, at ito, pareho lang yan. Yun nga lang, papalitan mo lang ito kung anong button ba siya. Okay, kung ano bang, anong mangyayari dito, papalitan mo rin yan. Okay, then, simple go to and stop kasi yung ginawa natin eh. Okay, so may mga ganong ano, may mga ganong tawag dito. Pero kung madali lang naman yung code na gagawin, mas maganda i-manual mo na lang. Okay? Para sigurado kang tatama. So wala kasi kung minsan pag hindi mo na palitan ng tama yung ibang ano diyan kasi automatic yan eh. May mga dapat kang baguhin diyan. Okay, depende doon sa given na ibinigay yung meron ka. Okay. Yun nga lang, at least may guide kaya tingnan mo dito, instruction to replace the number 5 in the code below with the frame number. Okay, you would, ano daw, you would like the playhead to move to when the symbol instance is clicked daw. So papalitan mo lang daw yung number 5 dito. Kaninang nakita natin kung saan natin gusto pumunta yung playhead pag click yung button 7. Okay, so gusto natin siya pumunta sa frame 1 kaya pinalitan natin ng frame 1 ng number 1. So yung number 1, hindi natin kinakailangan lagyan ng label. Yan kasi kahit anong lagay natin, kahit anong dagdag natin, frame 1 pa din yan. Tama? Hindi mababago si frame 1 kasi yan yung unang frame. So always frame 1 yan. Unlike doon sa iba, pag dinagdagan mo na yan, mamumove yung frame na yon. Kung frame 10 siya, magiging frame 11, magkakaloko-loko na yung inyong code. Ay yung inyong ano. Kaya kinakalaban, gamitan natin siya ng label name talaga para safe tayo. Okay? So, ayan na. So, may question pa tayo? I will end muna the recording.